Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for this episode, ang gusto kong gawin is mag-review ng mga BL series. Familiar ba kayo sa BL series? It's like boys love series. Super addicted ako sa mga series na to. Kadalasan ko siya napapanood sa YouTube. At sobra ko siyang kinaka-addican. As in, hindi nyo lang alam kung gaano ako kinikilig sa mga series na to. Kapag napanood nyo itong mga ipapakita ko sa inyo, for sure magiging interested din kayo. Nung single ako, ito yung nagpapakilig sa akin talaga. Seryoso. Kasi iba talaga yung mga storya dito. Para kang ibabalik nung kabataan mo. I know, matanda na ako, pero kinikilig ako dito magagawa. Diba? So for today, papakita ko sa inyo yung top 10 na favorite ko na BL series. I-explain ko kung bakit. Let me know kung gusto nyo rin itong mga series na to. Itong title ng BL series na to is Dark Blue in Moonlight. Ang storya nito malungkot. About cheating siya. Nagustuhan ko yung storya niya kasi ang nangyari is nagkita sila sa pool. It's like love at first sight. Diba? May ganun naman talaga. So, nagka-inlove na sila doon. Yan yung scene na yun. Nagkita sila sa pool tapos na-inlove yung lalaki sa kanya. At tong bidang lalaking to, nasa relationship siya pero hindi siya masaya. Ending niya, hindi rin masaya kasi nga nagkaroon ng partner tong lalaking hinalikan eh. Nagkaroon siya ng partner, super love na love siya, willing to do sacrifices for him. Pero at the end kasi yung puso niya nandito sa nakita niya sa pool. Ayun, malungkot siya pero ang ganda nito. Recommended ko sa inyo to. Next is... Ito namang BL series na to, ano siya, Chinese BL series. So, di ba karamihan ng mga BL series, Thai? Ito naman, Chinese. Ang problema sa mga Chinese BL series, kasi di ba hindi open ang mga Chinese sa thought ng pagiging gay, bisexuality and all. So, ang nangyari dito sa series na to, minadali, pinutol, hindi yata pinayagan ng government na magtuloy-tuloy ng shoot. Kaya kahit ang ganda ng story niya, ang haba niya kasi, ang haba ng series na to. Ang ginawa is, ginawa na lang cartoons yung dulo. Kasi hindi na sila pinayagan mag-shoot. Pero ang ganda sana ng story niya. Sayang lang, ano, minadali. Kasi ang daming pwede pang mangyari eh. Hindi pa siya umaamin na mahal niya yung bida eh. Kasi ang story niya is, yung isa is bodyguard. Tapos yung isa naman bida is... super crush siya nung babaeng kapatid nung bodyguard. So doon umiikot yung storya na pinakiusapan nung babae na laging bantayan yung crush niya. Ang nangyari, na-inlove yung bodyguard doon sa lalaki. Ganda. Sobrang ganda yun. Next natin is... Ito, ang title naman itong BL series na to is Waterboy. Ang ganda rin ito. As in, hindi lang siya story about gays, meron din siyang lesbians. Tapos ang story niya is pareho silang swimmer.
yung isa super suplado, tapos itong lalaking maputi, which is si Nyu. Isa siya sa pinakamagandang mukha na artista na nakita ko sa BL series. Gusto ko yung mukha niya, tapos ang galing niya umarte. So yun nga, going back, doon umikot yung story niya about sa swimming and yung mga problema ng lalaki sa family niya and paano niya na-overcome yung fear niya na ma-in-love sa kapwa lalaki niya. Ang ganda, nire-recommend ko yan. Tsaka kung gusto niyo makakita ng mga swimmer, yung mga gaganda katawan, ayan, yung mga gusto niyo, panoorin yung Waterboy, I recommend it. Next natin. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ayun, ang title naman nito is Fury of Love. So, si Off and Gun. Isa sila sa mga favorite BL characters ko. So, kasi super funny ni Off. Basta super funny nila na couple. Meron nga silang sariling show nila. Talk show. Na ganun sila kadaldal, ganun sila ka-entertaining. Isa to sa mga pinaka-iniyakan kong BL series. Kasi nakakaiyak talaga siya. Istorya nung isa, super in love siya dun sa best friend niya. Pero yung best friend niya, super babaero. And wala kang pakialam sa feelings niya. And then, one time na na-realize nung isa na sige, mag-move on ako. Ayoko na. Na-inlove naman yung best friend niya sa kanya. Na-realize niya na mahal pala niya siya. All this time pala, siya pala yung taong gusto niya. Ayun, tapos niligawan niya ng niligawan. Pero ayaw na sa kanya talaga nung isa. Gumawa siya ng madaming effort para mapatunayan na talagang mahal niya yung best friend niya. Tapos, yun yung mga nakakayak na part na yung mga effort na ginawa. Ang funny nung BL series. Ang daming funny moments, pero paiiyakin din kayo. Super ganda nito ang series na ito. As in, next BL series. Title naman itong BL series na to is Heroin Addicted Series. Sobra akong kinaadigan to at sobra ko rin kinalungkutan kasi Chinese BL series din siya katulad ng Advance Bravely. Hindi na siya pinayagan ng government na mag-shoot so in-stop na nila. Pero ang balita raw, gagawa raw ang Taiwan ng version nito. Kasi ang Taiwan compared sa China, mas open-minded and accepted nila yung gay community. So, sana maganda rin. Yung bida nito, si Guhai. Sobrang ginawa ko pang wallpaper yan. As in, super na-addict ako sa kanya. Sobrang crush na crush ko siya. Ganyan yung mga... basta. Anyway, so ang story niya is si Guhai, mayaman siya. Tapos meron siyang stepbrother na mahirap. From the name itself, na heroin addicted, naging addict siya dun sa stepbrother niya. Naging super obsessed siya to the point na pinakidnap pa niya. Kasi ganun niya kagusto. As in, gagawin niya lahat para dun sa stepbrother niya. Ito namang stepbrother niya, ayaw sa kanya, syempre. Kasi ang dami niyang priorities in life. Gusto niyang umahon yung pamilya niya sa hirap and hindi siya open dun sa same-sex relationship. Eventually, yung scene na yun, yung pinakita na yun, yun yung time na nag-give in siya. Na na-realize niya, ay gusto ko rin pala tong stepbrother. Sobrang ganda niya, pero disappointing lang na naputol, hindi na tinuloy. Abangan natin yung Taiwan version niya, sana maganda rin. Next series... แฟนพี่แล้วนะถ้าใครถามก็บอกว่ามีแฟนแล้วนะบอกตัวเองดีกว่าไหมพี่รักโยนะ Itong series naman ito,
Sobrang ganda rin ito, Two Moons. Ito yung first season and first batch ng mga artista. Kasi meron ng sumunod nito eh. Ang nangyari kasi dito, supposedly may season 2 siya. Ang nangyari, yung season 2 niya, inulit lang yung story nitong season 1 ng iba na yung mga characters. Nakakalungkot lang kasi super gusto ko yung mga characters dito sa Two Moons 1. Kasi yung sa Two Moons 2 na ni-remake siya, hindi ko gusto yung mga characters. Sorry dun sa mga fans nun na, kasi parang ang layo-layo ng itsura ni God. Si God yung bidang lalaki dun sa pumalit sa kanya sa season 2. Disappointing lang. Sorry sa mga fans, pero syempre opinion ko naman yun. Ang ganda nito kasi ang light-light ng story niya. Parang ibabalik ka niya dun sa high school moment mo. Ewan kung high school to or college, pero nakakatuwa lang yung fact na babaeng-babae si Annie. Yung bidang lalaking isa kasi talagang nililigawan siya, hinahatid sundo siya, binibigay lahat ng gusto niya. So nakaka-inlove lang yung thought na as in merong someone na super hot, super crush ng bayan na nainlove sa'yo na hindi mo ina-expect na ever since pala, nung bata pa lang kayo, eh may pagtingin na siya sa'yo. Next is, ito, isa to sa mga pinakagusto ko. Itong series na to, ang unang-unang BL series na napanood ko. Kasi nung una, yung best friend ko si Mitzi, siya yung nagsabi sa akin na manood ako ng mga BL series kasama si Patricia, yung friend namin babae. Sila yung nagko-convince sa akin na manood ako ng mga BL series. Sabi ko, ayoko. Hindi ko hilig yung mga yan. Kasi super bored ako sa bahay. Trinay ko siyang panoorin. Shit, as in, yung pagka-addict ko dito malala. Yung isang buong gabing yun, hindi ako nakatulog. Kasi iniisip ko siya. Hindi ako OA ah. Kasi ganun rin ako eh. Ganun talaga ako eh kapag na-addict ako sa isang bagay. Talagang addict. Isang buong gabi hindi ako nakatulog kahit may pasok ako kinabukasan. Nakatulala lang ako. Pinipilit ko nakapikit. Pero sila lang yung nakikita ko. Ini-imagine ko na sana. Nandun din ako sa series na yun. Kasama ako sa kanila. Kayo rin ba ganun? Kapag gano'n rin na-addict kayo sa series. Na sobrang pagka-addict nyo sa series. Gusto nyo sana kasama kayo dun sa storya nila. Ini-imagine nyo na sana nandun kayo or kayo yung isa sa mga characters doon. Hindi ko makalimutan yan, ilang gabi kong hindi pinatulog nitong series na to kasi talagang sobrang naiinggit ako. Ang storya niya is engineering student sila, college. Yung isa is third year college, yung isa freshman. Magkaaway sila sa una, nagkakainitan dahil parang nayayabangan sa isa't isa. Pero eventually, ayun, nagka-inlovean. Ang ganda ng story nito, so I suggest isa to sa mga unahin nyo. Itong dalawang love team na to yung pinakaunang sumikat sa BL world. Next series. Yeah. Ang title nitong series na to is Together With Me, Bad Romance. Actually, nakadalawang season din to. Parang yung SOTUS. Yung SOTUS nakadalawang season din siya. Sa sobrang ganda niya, ginawan siya ng season 2. Ito naman, ang story nitong Bad Romance is magkaklase na sila before, nakita uli sila nung college na sila, tapos may nangyari sa kanila nung lasing sila, tapos after nung nagkailangan na sila, doon umikot yung story na parang nag-iiwasan na sila, pero naging magkaaway pa nga sila kasi hindi nila tanggap sa isa't isa na yung nangyari sa kanila. Pero eventually, nagka-inlovean sila. I'm sure you will all agree with me when I say na itong dalawang to ang pinaka-hot sa BL world. Hi, kung gusto nyo ng mga super hot scenes, intimate scenes compared to other BL series, to hindi kayo magsisisi, tsaka sobrang kwapo ng dalawa. Next series.
Ang title naman ng series na to is Dark Blue Kiss. Para maintindihan nyo yung love story nila, panoorin nyo yung Kiss Me Again kasi dun mapapakita kung paano sila nag-start at nagkakilala. Maganda rin yung Kiss Me Again. Yun nga lang, halo-halong story yun eh. Kumbaga parang hindi sila yung main cast dun. Itong Dark Blue Kiss na to is istorya lang nilang dalawa. Ang istorya kasi nila before magkaaway sila talaga, super palaaway is si Tai Taewon. Super bait naman ng character ni Nyu. Papakita lang yung mga naging struggle nila nung naging magka-relasyon na sila. Sobrang nakakakilig tong dalawang to. Tsaka diba sabi ko sa inyo, super na-addict ako dito kay Tai. As in, bumili ko ng pabangong ginagamit niya kasi gusto ko maamoy siya sa sarili ko. Ganun ako na-addict sa kanya at ganun ako ka-addict sa BL series. Talagang, ay, Diyos ko. Next series. Utep. ฉันไม่ยอมมีเธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันAyon, ito yung una sa list ko, Turn Type. Bago lang tong series na to, katatapos lang niya this year. Actually, sa sobrang hit niya sa Thailand, yung last episode niya or special episode is pinalabas sa sinihan. Akala ko hindi ko na mapapanood kasi sa sinihan siya eh. Or kung mapapanood ko man, malamang ibebenta yan or matagal pang ilalabas. Pero may naglabas sa YouTube. Ewan ko kung legal yun or hindi. So, napanood ko pa rin siya. May balita na may season 2 to kasi bumenta siya eh. As in, benta nitong series na to. Sana may season 2 talaga kasi ang ganda ng Turn Type. Highly recommended ko siya sa inyo, sa mga nanonood ng BL series at dun sa mga hindi pa nakakapanood ng BL series. Isa to sa pinakamaganda for me. Nandun yung chemistry nilang dalawa at super cute nilang dalawa. As in, super funny nitong BL series na to at super nakaka-in-love. Though may mga drama siya in between kasi may twist yung story eh. Maganda yung twist ng story niya. Ang story niya kasi is roommate sila, yung isa super homophobic. Nung nalaman niyang bakla yung isa, ayaw niya na. Ginawa niya ng paraan para umalis siya dun sa room nila kasi roommates niya sila. Pero eventually may mga nangyari para maging close sila at na-in-love sila sa isa't isa. Sobrang ganda nito as in. So there you have it. Ito yung mga favorite DLC sa pinapanood ko at super kinakaadigan ko. What do you think? Diyan sa mga nanonood dyan ng BL series, meron ba akong na-miss or meron ba kayong mga mare-recommend sa akin na hindi ko pa napapanood? Ang dami ko lang napanood na BL series, hindi ko lang siya nalagay dito. Kung meron kayong suggestion pa na mga panoorin, kasi ngayon ang pinapanood ko is yung Why Are You The Series? Sobrang ganda nun. And yung Together series. Panoorin nyo yun as in matutuwa kayo. So ito yung mga kinakaadigan ko aside kay... I hope you guys enjoyed my vlog at salamat sa patuloy na panonood. I really appreciate it. So kung gusto nyo maging notified sa mga bagong vlogs ko at kung gusto nyo pang mapanood ang mga vlogs ko, mag-subscribe lang kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated. Salamat! Again, this is Kel. See you next time!